Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan nawa kami ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakataong tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus at pakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa ika-18 linggo po tayo sa karaniwang panahon. At ngayong linggo ay linggo para sa mga Pilipinong misyonero. At sa ating ebanghelyo, huwag po nating sundin ang daan ng pera, ng salapi, ng kayamanan, ng atik, kung hindi mahalin at panglingkuran ng Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo po kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupay kapayapaan, at sa lupay kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunggi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesung Kristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang amin kahilingan, tanggapin mo ang amin kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay
ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao ay pinamumunuhan niya ng karunungan, kaalaman, at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan. Noon, ngayon, at kailanman. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyon mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadamaya ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama si Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kaniyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos
na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kaniya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at Siya'y suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha. Ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko ng aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sinong naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanila lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukuri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't sinabi niya sa sarili, anong gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ay ilalagay kong aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, inom, at magpapakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal! Sa gabing ito'y babawi ang kanang buhay. Kanino mapupunta mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Lagi makipagkapwa muna. Ating ani sagana. Lagi makipagkapwa muna. Ating ani sagana. Sagana. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait
ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Hindi ko na po patatagalin. Diretsahan naman ang aral ng ating Ebanghelyo. Hindi, pumili ka. Sino ba ang Panginoon mo? Hindi mo mapaglilingkuran ng sabay. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi pa pwedeng double light. Hindi mo mapaglilingkuran ang Panginoon at ang pera. Pumili ka. May mga perspektibo lamang ako, mabilisan lamang. Una, ano ba ang layunin natin sa buhay? Pangalawa, katarungan para sa tao. At pangatlo, ano gagawin natin? Una, layunin. Simple lamang kung bakit inilagay tayo ng Diyos dito sa lupang ibabaw. Kasi kung ano-ano inaatubag natin, kung ano pinagkakabalahan natin, ang buhay natin ay para sa iba. Ililigtas natin ang mga kapatid na ipinagkalob sa atin at sama-sama tayong papasok sa kaharian ng Diyos upang Kanyang mahalin. Yan ang ating misyon. Lagi natin itong kinakalimutan. Ano nga ba? Bakit nga ba? Meron bang size? Yan. Unang pagbasa sa mga ngaral. Ukol sa mga bagay dito sa daigdig, walang katuturan. Ang mga bagay dito sa mundo, walang saysay. Ang mga bagay dito sa mundo, walang kabuluhan. Ang mga bagay dito sa mundo, walang kwenta. Pero sa totoo lang, pinagkakaabalahan natin ang mga maraming material na bagay. Relo, kotse, bahay, appliances, upang mainggit ang katabi. Meron ako nito, ilagay sa Instagram. Inggit lang sila. Lahat niyan! Walang kwenta. At binubuhos natin ang buong buhay nating ipinagkaloob sa mga bagay na kukupas, lilipas at pansamantala. Nung nandun po kami sa seminaryo, meron po, hinuhubog po kami para magpakabait, magpakabanal. May librong espiritual. Ang Imitasyon kay Kristo, Thomas A. Kempis, pamosong klasikong espiritual na libro, The Imitation of Christ, Thomas A. Kempis. Ito po yung una pagbasa natin, yung Vanity of Vanities. May dagdag lamang. Vanity of vanities. Walang saysay ang lahat, walang kabuluhan, walang kwentang lahat. Vanity of vanities and all is vanity. Except one, maliban sa isa, ang mahalin at paglingkuran ang Diyos. Paglabas ko ng kwarto, dito sa kumbento, may malaking larawan ng si Jesus ang mabathalang awa, Divine Mercy. Pribado kong yumuyo ko. Pagmamahal at paglilingkod. Yan po, paalala lamang po ah. Idugtong ko na po yung pangalawang pagbasa. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Sabi niya, ituon natin ang ating panahon para sa mga bagay na makalangit at wag yung mga panlupa. Misyon natin ay panlangit. Pangalawa, katarungan ang ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Oh, marami kong ari-arian, mansyon, kotse, dami ko, ha? Inggit ba kayo? Ha? Poder! At sinabi ng Panginoon,
Sana kuha ito. Kasakiman! Magkadugtong yan. Kayamanan at kasakiman. Paano naging pakayaman yan? Ang kanyang pananaw, o di, inuman. Kainan. Magpapakasasa ako. Enjoy. Hindi na ako maghihirap habang buhay. Katarungan, ang problema ng Pilipino, kahirapan. Bulag ka ba? Pikit ba ang mata mo sa maraming mga nahihirap? Hirap na tayo. Kulang na kulang yung pera. Pantustos araw-araw. Nagdadasal kaya nandito tayo. Habang may ilang pamilya, may kontrol sa ekonomiya ng bansa, nasa kanilang hawak ang pera, kayamanan ng bansa. Kailangan ng katarungan. Mari ba yung ganyang sistema, istruktura? Naghihirap tayo. Hirap na tayo. Ang dami nating kastusin. Habang ang may ilang mga pamilya, kapangyarihan, magpapakasasa, walang kahirap-hirap. Katarungan, pagdasal natin, kung di natin mata mo, kaya may langit eh. Kung hindi natin mata mo, yung mga makapangyarihan, mapagsamantalihan, kaya nakarating sila dyan eh. Kung di natin makuha ang katarungan sa lupang ito, makukuha natin sa kabila. Kaya may langit, kaya may Diyos, itutuwid niya. Huli na lang punto. Anong gagawin natin? Iba yung buhay natin para sa Kanya. Bukod sa nakikita mo, yung hindi mo nakikita, sagana ang iyong handog sa Panginoon. Kayamanang pang-espiritual, sabi ang huling linya sa ating ebanghelyo, kailangan mayaman tayo sa paningin ng Panginoon. Tumutulong tayo para sa espiritual na kayamanan. Kaya sa mga hindi natin nakikita, yung mga yumao, nandyan sila, totoo sila, buhay sila, makakapiling din natin sila, gumawa tayo ng karidad para sa kanila. Magrosaryo tayo bilang komunidad. Mag-alay tayo ng sakripisyo para sa kanila. Sa mga hindi natin nakikita, mga kamag-anak natin, yun ako, may tatay ako, meron ako stepfather na una sa akin. Pagkakataon itong upang tumulong. At sa mga nakikita natin, katulad ng punto ko kanina, marami po yung mga nahirapan. Hindi natin masusulsyonan. Hindi po ako nag-a-advokasya dito ng revolusyon. Hindi po ako ganun. Wala po akong ideolohiya maliban sa ebanghelyo ng Panginoon. Pakikipagkapwa, pagtulong sa mga nahihirapan. Sige na po ah. Huwag na po yung daan ng yaman. Sige po. Sagana. Ay dagdag ko na po. Sagana. Jesus ating mana, Kristo may korona, puon sa eksena, ang Senyor sa gitna, Maria ay ina, siya ring ating reyna, layo sa sakuna, maligtas ka sana. Pan pula arena, upa may lana, silbi na may gana, tulong sa mahina, nagdidisiplina, magdasal ka muna, biyaya'y dosena, ani ay sagana. Salamat po, sagana. Espilingin natin ang sagana. S-A-G-A-N-A. S, sarap ng prutas. Pakiulit. Sarap ng prutas.
A, ani para sa Panginoon. G, gininto ang handog ng puso. A, alay na kalugod-lugod. N, napakaraming bunga. A, abuloy para sa nangangailangan. Abuloy para sa nangangailangan. Sa tulong ni Maria at ni San Jose at may santo para sa araw nito, San Ignacio de Loyola, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Nawa po, mahalin at paglingkuran natin ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Kami dumadalangin sa iyo upang mapuspos mo kami sa iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Buong kababaang loob kaming dumadalangin, Diyos Ama, dinggin mo ang aming simbahan. Diyos Ama, dinggin mo ang aming simbahan. Ama, patuloy ka nawang magpadala ng mga mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan na siyang mangangalaga sa iyong mga tupa laban sa kasamaan, kasakiman, at iba pang makamundong asal, manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, pukawin mo ang puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat nangangailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at oportunidad na umahon mula sa kanilang kahirapan, manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat kabataang nagnanais na maglingkod bilang pari, madre, relihiyoso, relihiyosa, katekista at mga laikong lider ng simbahan, manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, mapagtanto nawa ng mga sakim at ganid sa luho ng mundo na ang tunay na kayamanang hindi mananakaw, maglalaho at mapapawi ay matamasa lamang sa iyong kaharian, manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, salubungin mong may galak ang mga kapatid naming pumanaw, lalong-lalo na yaong mga taus-pusong naglingkod at tumulong sa kanilang kapwa sa abot ng kanilang kakayahan, manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, makita nawa namin ang iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailan man kukupas. Gawin mo kaming malugod na sa pagtanggap ng iyong buhay na walang hanggan. Hiniling namin sa
pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Naalak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na ring nagdulot na tayo'y may maihain sa pag alay namin inyo pong tanggapin at inyong papanalin at kung mamarapat sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasal ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katinali namin sa intinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Ignacio de Loyola, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ayong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw, upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mo maging marapat na lubos ng kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala ng mga pangako sa binyag. Na ikaw ang ibig na paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, binipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Cristo Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.